Ito ang Broad Stream Cast Communicators, ang naiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Stream Cast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kutang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Stream Cast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Ang oras po sa buong kapuluan, hatid sa inyo ng Broad Stream Cast Communicators. Isang minuto na po makalipas ang ika-anim ng maulang gabi. Segundo, minuto, oras, araw na lumilipas, maraming kaganapan ang nangyayari. Mga pangyayaring dapat malaman at mabatid ng bawat mamamayan. Kung magkaminsan ay kailangan natin dito ang pagsipag, pagpuntirya, at pag-asinta sa mga usaping sensitibo. Ngayon, narito na ang ating magiging kaagapay sa tunay na pag-asinta sa mga isyong napapanahon. Asintado! Ito ang maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo. Magbibigay daan sa saloobin ng bawat mamamayan. Asintado! Ito ang siyang tuwiran at katuwang sa lahat ng bagay. Higit sa lahat, sa paglilingkod sa ating mga kababayan. Asintado! At ngayon, narito na siya. Mula sa panulat hanggang sa daigdig ng broadcast, ang kaibigan ng lahat, si Samuel Sammy Gabot. Masama ang panahon eh. Kailangan maging makikisig tayo. Ha? Eh, cheering squad natin eh. Ayos eh. Ito mga pala natin. Pala. Subukan natin yung mga pala natin ha. Isa pa! Ito pa! Okay pala na bumabagyo eh, ha? Kailangan pala nitong mga pala natin at saka yung cheering squad natin, bumabagyo. Para sumigla sila ng todo-todo, ha? Okay, ha? Magandang gabi po sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Luzon, Visayas, Mindanao. At syempre, hindi natin makakalimutan ang mga viewers natin sa iba't ibang sulok ng daigdig na nakaantabay sa atin. Si Boy Singkit sa Baltimore, sa Maryland. Oo, eka. Kababalibag niya lang yung kanyang mensahe sa ating messenger. Layas na layas ito. Walang ginawa, kundi magliwaliw. Ito pong si Boy Singkit, isa pong mahusay na sikreta ito. Isa po siyang miyembro ng Manila Police. Retarded na. Ayan, walang ginawa kundi maglibot. Ha? Mabilis itong
mabilis itong kaibigan natin. Ha? Siya nagbukas ngayon. Talagang inasinta niya ang araw na ito. Ha? Nang Martes, Agosto 23, 2022. Para siya ang mauna magbukas ng ating palatuntunan ngayong araw ng Martes. Iyon. Ang aking pong tinutukoy ay si Atat Monterde mula sa Taguig City. Yan, ha? Good eve, sir, sabi ni, ha? Sir Sammy, kumusta na po? Maulan at malamig na Martes. Oo nga. Ha? May bagyo eh. At hindi naman nakapagtataka ang ating panahon dahil talagang panahon ngayon. Ha? Tag-ulan ang ating panahon ngayon. Kaya asahan natin ang mga bagyo. Talagang taon-taon, dinadalaw tayo ng hanggang 25 bagyo. Biro mo yan, dami yan. Nasa typhoon belt kasi ang Pilipinas eh. Kaya madalas tayong bisitahin ng bagyo. Oh, nasa letter F pa lang tayo. Florita, yung pangalan ng bagyo. Eh, kita nyo naman. Ha? Umaabot yung pangalan ng bagyo hanggang anong letter sa alphabet. Ha? Letter Y, Yolanda naman yun. Oh. Basta, ha? Ingat po tayo. Wag po tayo basta-basta. Ha? Labas na labas, lalo na ngayong ganito ang panahon natin, talagang masama eh. Eh, sinuspindi na nga ng Pangulong Marcos ang trabaho at yung pasok sa mga eskwelahan. Ha? Dito sa NCR, National Capital Region, o ang Metro Manila Area. Ha? Dahil po sa patuloy na pagbuhos ng ulan at sama ng panahon, dala ng bagyong Florita. Hanggang bukas po yata ang suspensyon ng klase. Ha? Pati po dito sa Calabarzon area, suspendido na rin po ang klase, mga klase. Ha? Simula ngayong hapon. Oo. Classes suspended. Yun. Sa NCR, Calabarzon, at Zambales and nearby provinces. Yan. Ha? Simula po yung kaninang alauna ng hapon. At tungkol po sa bagyo, naglandfall na po ito sa Makunakon, Isabela. Ha? Oh, so, ang latest po ayon sa Pag-asa, lalabas na po ito bukas sa ating Philippine Area of Responsibility. PAR. Yan. Ha? Sige, para ha? Makasilip naman tayo ng araw. puro na lang ganito eh. Makulimlim, uulan, kukulimlim. Ha? Kailangan eh, mabalanse. Pagkatapos ng makulimlim, maulan, eh, kailangan makapagpaaraw naman tayo. Kailangan ng katawan natin yan eh. Yung sikat, init ng araw. Ha? Kaya tuwing umaga, pag maaraw eh, ha? Nagbababad tayo sa, ha? Sa araw, nagpapainit tayo. Oh. Kailangan po ng katawan natin yan. Okay? So, sana po ay samahan ninyo ang inyong lingkod sa dalawang oras nating pagtatanghal, ha? Ngayon pong araw ng Martes. Hanggang alas 8 po tayo ng gabi. Ha? Araw-araw po yan. Alas 6 hanggang alas 8, Lunes hanggang araw po ng Biyernes. Okay.
ha? Monday till Friday ang ating broadcast schedule. Sabado at Linggo, pahinga tayo. Okay. Ha? Sundan na natin. Ha? Itong kay Atat Monterde, sound is very good. Ha? Loud and clear. No static. Ayun, salamat. At meron umaalalay sa atin sa pamamagitan ni Atat. Nalalaman natin, ha? Kung maganda ang pitada ng live broadcast natin. Yun. Ha? Mula po dito sa lalawigan ng Cavite. Ayan o. Para malaman at taka mga viewers natin worldwide na ha? Kung saan nagmumula ang ating live broadcast. Yun, ha? Hindi tayo nagtatago. Wala naman tayo dapat pagtaguan. Eh. Oh, pati yung mga nabubwisit sa atin na inuupakan natin, inaasinta natin, oh, para malaman nyo kung saan nyo ko pupuntahan. Kung nabubwisit kayo, eh, ano magagawa ko? Huwag kayong gumawa ng katarantaduan para hindi kayo maasinta. Eh, ngayon, kung mga patuloy niyong gagawin yung mga katarantaduan nyo, hindi po kami magsasawang asintahin kayo, ipangalandakan sa buong mundo ang inyong kawalangyaan, lalo na yung mga matatakaw, masisiba, na walang sawa sa pagnanakaw sa kabalang bayan. Ala kayo ng teteng! Oh, ha? Andito lang ako. Kahit naman kailan eh, hindi ako nagtatago eh. Sa dami ng inasinta natin, naglaglagan eh. Oh, ha? Kahit sino, inaasinta natin basta may kaakibat katarantaduan sa katawan. Okay, kahit na sino pa kayo, ha? Hindi nyo kayang duruin, takutin, ha? Si Asintado. Ha? Ayan ang masasabi natin. Oh, mismong si Montulpo, yung kaibigan nating kolumnista, broadcaster din. Kapatid yan nila, ha? Nila Senador Rapi Tulpo, Secretary Erwin Tulpo, ha? Broadcaster Ben Tulpo. Oh, ano bansag sa akin ni Mon Tulpo? Clint Eastwood ng Ermita. Oh, the pistol packing editor. Ha? Dalawa-dalawa raw yung sukbit kong caliber 45 pistol habang gumagala sa ermita. Nako. So, ayan. Alam nyo. Ha? Kung saan nyo ako hahantingin. Ha? Oh, hindi, buti na yung maliwanag. Hindi ako nagtatago. Ha? Okay, tuloy tayo. Ha? So, ayos po, Sir Sammy, ang sound effect natin. Sabi ni Atat, ha? Monterde. Okay. Palakpakan natin si Atat para sa kanyang alalay sa ating programa. Ito pa para sa iyo, Atat Monterde ng Tanig City. Isa pa! Ayun. Mula naman sa lungsod ng Tagig, dumako tayo sa East Coast ng Amerika. Yun, ha? Napalayo tayong bigla. Nariyan na po ang isa sa ating mga taga-suporta
ha, na walang humpay, ha, walang puknat sa pag-alalay sa ating palatuntunan. Ang akin pong tinutukoy, walang iba, kundi si Coco Johnny Pinuela mula po sa East Coast ng Amerika sa New Jersey. Hi, Kasam, sabi ni Coco. Hi to all. Ayun. Ha? Ito ang para sa'yo, Coco. Umaati ka buong palakpakan din. Para sa iyo at sa iyo mga kasamahan dyan sa New Jersey, eto pa! Isa pa, tanggapin niyo pa ang ha, masigabong palakpakan mula sa Pilipinas. O, sabi ni Coco, your audio and video is loud and very clear. Jam, ayun, maraming salamat po. Ayan, talagang, ha, inaalalahan tayo ng mga kaibigan natin. Mula sa Tagig, mula sa Amerika, at ngayon, narito na mula naman sa Australia, sa pamamagitan ni Ma'am Alicia. Palakpakan para kay Ma'am Alicia mula sa Australia! Isa pang malakas na palakpakan para kay Ma'am Alicia from Australia! Ang sabi niya, good evening everyone! Good. Ayos na, kompleto na, ha? Dito lang kay Ma'am Ali, kay Coco, kay Atat eh. Bastante na tayo eh. Ha? Sa magiging takbo ng ating programa. Ha? Sir Sammy, ha? Sabi ni Atat Monterde, you are a true journalist. You fight what is right for the good of the Filipino people. Yun. Iba talaga ito si Atat Kumbumire. Sir Sammy, nothing to worry about. Filipino people are supporting and behind you. Congrats po. Maraming salamat. Ha? Ginoong Monterde, sa ha? Pinataba mo ang aking puso. Iyan. Ha? Eh, sana eh. Ha? Hindi tayo matulad, ha? Huwag natin gagayahin maging propaganda, ha? Propaganda station tayo, ha? Ng gobyerno. Ay nako, pagkakaiba ngayon eh. Talagang, ha? Lahat ng atarantaduhang nangyayari eh pinagtatakpan ng kasalukuyang administrasyon. Oh, eh paano mo pa? Kaya wala silang tigil sa ha? Pag-ayuda sa mga trolls eh. Yung mga pinakakawalan nila mga trolls, puro po bayaran 'yan. Oh, ha? Kaya nako, eh, wag niyong pagpapaniwalaan 'yan. Lalasunin. Lalasunin ang inyong mga isipan. Ha? Para yung mali, eh, palabasin nilang tama. Ha? Anak ng teteng talaga. Sus, Mariosep. Ha? Gumulong na po ngayong araw na ito ang imbestigasyon. Ang imbestigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Ha? At ang una pong inasinta ng Senate Blue Ribbon Committee sa hearing ngayon sa Senado ay yung tungkol sa ha?
tungkol sa napakainit at nagbabagang issue tungkol po sa nabigong pag-aangkat ng asukal. Ha? Na, ha? Ilang libong tonelada yon? 300 metric tons of sugar na, ha? Ito po ang kauna-unahang kontrobersiya sa administrasyon ng Pangulong Bongbong Marcos. Oh, na ang dawit eh mga opisyal, matataas na opisyal ng, ha? Oh, kasama Malacanang diyan. Eh doon una sumabog yun eh. Oh, sa, ha? Mr. Rodriguez? Oh, kabilang kanina si Vic Rodriguez sa dumalo sa pagdinig sa Senado. Oh, humahataw na naman. Ha? Kanina eh, malakas ang ulan, bago tayo umere, eh, eto na naman. At tumila, eto, bumabalik na naman. Hahataw na naman yung malakas na buhos ng ulan. Wala tayong magagawa dyan. Hindi po natin mapipigil yung pagbuhos ng ulan. Ha? Okay. Oh. Kaya nga po, ha? Eh, pero wala pang gaanong, ano eh, hindi pa naging mainit, ha? Yung panimulang investigasyon tungkol sa, ha? Sugar importation. Right. Oh, eh, sa mga susunod na investigasyon, maalalaan natin. Ang naroon pa, eh, maagang umalis itong si Vic Rodriguez eh. Dahil meron pong cabinet meeting. Kaya ang naiwan, itong tarantadong undersecretary ng agriculture na si Leocadio, ha? Sebastian. Oh. Ah, panangangalan dakan pa niya na, ha? Meron daw po siyang authority para ilagda ang Pangulong Bongbong Marcos sa pagbili ng asukal. Iyon. Ha? Binigyan ka ba ng basbas ng Pangulong Marcos para lagdaan yung sinasabing, ha, order na yan? Oh, na nagsimula sa verbal order ni Vic Rodriguez, anak ng Teteng, oh. Ha? Oh. Okay, ha? Eh, sinasabi ko antabayanan po natin. Yun ang sinasabi nitong si, ha? Itong nag-resign na si, ha? Yusek Sebastian ng DA. Oo. Pwede bang, ha? Pwede bang pakita mo yung authority mo? Galing, ha, kay Pangulong Marcos na pwede kang, ha, lumagda dyan, oh, sa kanyang pangalan, ha, in behalf of the President, Sus Mario Josep, ha, pouring rain din po dito at the moment till 12 midnight daw, sabi ni Ma'am Ali sa Australia. Eh, bumubuhos din po ang ulan. Mula po sa, ha, sa ipinarating sa atin sa pamamagitan ng ating programa, ha, oh, ni Ma'am Alicia from Australia. Okay. Ha? From Atat Monterde, mabuti naman, kumilos na ang Senado. Kala natin, sa party-party, sayawan at kantahan lang sila magaling. Eh. Ha?
hindi nila pwedeng kuan eh. Ha? Hindi nila pwedeng hindi ha? Dinggin, hindi imbestigahan itong kontrobersiyang ito sa nagbabagang issue hanggang ngayon na pilit pinapatay. Ha? Pilit pinapatay ng Malacanang ang isyong ito. Ha? Sa importasyon ng asukal. Bakit? Bakit pilit na pinapatay ito ng palasyo? Ha? Dahil ba nasasangkot dito si Vic Rodriguez at patuloy na nakakaladkad ang pangalan ng Pangulong Marcos? Oh, pakisagot nga yan. Eh, naku, kung ano-anong sinasabi nitong press secretary nito, abogado ka pa naman. Ha? Oh. Ay, naku. Eh, hindi naman lahat ng abogado eh, matatalim eh, matatalas ang pag-iisip eh. Oh, maraming abogadong, ha? Maraming klase na abogado. Ha? Alam mo ba yun? Oh, nandyan yung attorney outlaw, attorney by law, attorney by correction. Oh, attorney by correction. Kita nyo. At kung ano-ano pa. Oh. Ay, nako talaga, oh. Ha? Eh, talagang niloloko nyo, eh. Ha? Maliwanag pa sa sikat ng araw na pinaiikot nyo ang taong bayan. Kaya pilit ninyong, ha? Pinapatay ang nagbabagang issue tugal tungkol sa nabigong importasyon ng asukal. Ay nako. Oh, si Ma'am Pilisa nandito na rin mula sa Kalamba. Sabi ni Ma'am Pilisa, magandang gabi po kasami G. Gabot ang nag-isang asintado sa BSC family at sa lahat ng mga taga-tangkilik. Maraming salamat po, Ma'am Pilisa. Tanggapin mo ang umuusok na palakpakan. Ito pa ang para sa iyo, Ma'am Pilisa. Isa pa. Ha, tatapatan natin yung kwan, yung sama ng panahon. Kailangan maging masaya tayo kahit na ganyan ang panahon. Eh, ha? Talagang wala tayong magagawa dyan. Hindi po natin mapipigil ang bagyo. Ha? Wala po tayong paraan para pigilin ang pagbuhos ng ulan. Ay, kailangan niya ng mga magsasaka natin eh. Kaya ayos lang. Sabi ni Atat Monterde. Balikan natin si Ma'am Ali from Australia. Ini-ignore lang ni Da Junior ang tungkol sa asukal tulad ng 202 billion state tax na utang nila. Basta no datong, ignore na si BBM. Eh, hindi po ma'am, pinaubaya na yan sa BIR. Let the BIR, who is mandated by law to collect the said estate tax. Yun. Tingnan natin kung magagawa ng BIR commissioner yan.
appointe rin ni Pangulong Marcos yung BIR commissioner ngayon. Balibag natin sa kanya yan. Let's wait until the time na ukilkilin, bulabugin ng BIR si BBM para bayaran ang pinababayarang 2 billion estate tax. Okay? Paubaya po natin yan sa BIR. Yay! Ma'am Pilisa, sabi ni Atat Monterde. Yan. Thanks po sa taginting ng palakpak. Ayun. Talaga. Iba tayo eh. Ha? Kailangan eh. Ha? Hindi natin pinagdadamot yan. Palakpak na yan. Ha? Kakapagpalakas ng ating katawan yan eh. No? Ha? Kita nyo naman pag sa mga kasiyahan eh. Sa mga okasyon, malalaking okasyon. Mga pagtatanghal. Kailangan ng performer ang palakpak ng mga tao. Kung walang palakpak, patay. Ibig sabihin, hindi ka katanggap-tanggap. Waka, waka kay. No kay. Kayless. Kaya kapag pinalakpakan ka, ibig sabihin eh, welcome na welcome ka. Kaya wini-welcome natin ang ating mga kaibigan. Lahat. At pinapasalubungan natin ng umaatikabong palakpakan. Bakit di pa nagbabayad ang tagal na niyan? Kung ako yan, ibibilanggo na ako. Ay, nako, bullshit yan. Sabi ni Ma'am Ali siya. Yan po ang uso sa Pilipinas, Ma'am Ali. Kita nyo. Si Gloria Macaraeg Macapagal Arroyo na nagtangkang tumakas palabas ng bansa. Naglagay pa ng brace sa kanyang liig. Nakasakay sa wheelchair ng pigilan ng mga otoridad at damputin sa paliparan. Para hindi makalayas ng Pilipinas. Kaya lang, ang bentahe sa kanila, hindi sila sumayad. Hindi man lang nila nahimas yung rehas na bakal sa kulungan. Dahil, na-hospital arrest. Kuno, pinalabas na may diprensya para hindi sa kulungan mapunta. Ganyan ang mga gimmick niyan eh. Tinatarantado tayo eh. Samantalang yung nagnakaw ng piso, yun. Ay, nako. Pasensya na po kayo. Talagang inuuburin ako sipon dahil sa panahon natin eh. Pabago-bagong klima. Wala po tayong magagawa dito. Okay, kundi pag nakaramdam tayo ng ubot sipon, maggamot tayo. Yan lang ang magagawa natin. Yan po ang nangyayari sa ating bansa. Si Paring Erap, nakita nyo. May mga mugshot. Buti nakunan ng mugshot yun eh. Si Paring Erap nung kaunin siya
Kaunin siya sa Malacanang. No, tapos dinala siya sa Campo Crami. Kinunan siya ng mugshot. At pagkatapos, ayun, ikinulong sa kanyang rest house naman. Sa Tanay Rizal. Iba eh. Hospital arrest. Rest house arrest. Oh. Walang nakaano doon sa tunay na kulungan eh. Dapat itong mga ito isinasalaksak sa tunay na kulungan. Yung may mga rehas na bakal, wala eh. Ha? Hindi parehas ang labanan eh. Ano ngayon kung naging dati kayong presidente, gumawa kayo ng katarantaduhan eh. Kailangan managot kayo. Ikukulong ba kayo ng ganong katagal? Papayag ba kayong makulong ng ganong katagal? Ikulong sa inyong rest house? Sa inyong sa hospital? Ba? Kung ako yun, hindi ako papayag. Ha? Pero dito nga, sa bansa natin, iba ang labanan eh. Hindi po parehas dito. Ha? Yung mga nagnanakaw ng piso-piso, sinasaksak kagad sa kulungan. Himas rehas bakal kagad. Samantalang itong mga ito na nakita nyo naman, ha? Kung paglaruan, kung waldasin, ang salapi ni Juan de la Cruz, ang salapi ng bayan, ganun-ganun na lang. Ang sarap nilang, ha? Sarap na sarap silang gahasain itong pera ng taong bayan. Santisima. Ha? Sana po, sana po, at Monterde, Mampilisa. Ha? Sana ma-erase ni BBM ang hindi magandang imahe at para naman sa kapakinabangan ng mamamayang sakbibi na ng kahirapan. Naku, malalim na naman na Tagalog yun. Ito talaga si Mampilisa, oh. Sakbibi, ngayon ko rin lang narinig yan. Yung mga hibahib ni Mampilisa, eh. Ngayon ko lang naririnig itong mga salitang ito eh. Ha? Talaga, Tagalog na Tagalog eh. Inom po kayo ng calamansi juice, Sir Sammy, sabi ni Atat Monterde. Meron tayo. Ha? Kompleto, meron tayong tsaang galing pa ng Amerika eh. May nanggaling na Amerika, ibinalibag sa akin, ito, inumin mo. Ha, tsaa. Biro mo. Yung mga grocery ko, hindi ako nag-grocery dito eh. Puro padala itong mga grocery ko dito. Sabi ko ba, mas mahal pa yata yung pamasahin yan eh. Padadala na ako ng kung ano-ano rito. Galing sa Canada, galing sa Amerika, galing kung saan-saan. Ay, nako, talaga, Ha? Pero, wala tayong magagawa, eh. Butit naalala tayo. Ha? Pinadadalan tayo ng ayuda. Okay, maraming salamat po sa lahat ng mga kamag-anak ni Asintado sa Canada, sa Amerika, sa Europa, sa Middle East, sa Asia. Ayan. Hindi na nandyan yung mga lahi natin. Nagkalat yan eh. Okay. Ha? Baka si Digong makulong sa Guantanamo Bay o Sing Sing Prison. Sabi ni Ma'am Ali. Ay, nako. Nako, huwag naman sana. Guantanamo Bay. Hey. Ha?
Sabi naman ni Atat, Monterde, sana po mampilisa. I'm very optimistic. Yan. Eh, kaya lang, wala na kay Ma'am Ali yan eh. Ha? Wala na eh. Sinara na. Isinara na ng ating kaibigan na si Ma'am Ali Sia ang kanyang pintuan. Sabi ni Ma'am Ali Sia, wala nang magaganap na pagbabago pa sa Pilipinas na hanggang ngayon ay nananatiling bulok, bulok, bulok ang sistema. Kaya nga lumayo sa Pilipinas ito si Ma'am Ali Sia. Nag-migrate na lang sa Australia. Dahil kung naririto raw siya sa Pilipinas, puro konsumisyon lang aabuti niya. Kaya minabuti niyang mag-migrate sa Australia at mamasyal-masyal na lang dito sa Pilipinas. Okay. Well loved ka, sir, sabi ni Ma'am Ali. Salamat po, Ma'am Ali. Ay, talaga naman, Nagpa-practice lang pong gamitin ang mga baol na mga salitang Tagalog. Talaga, iba talaga. Hindi, marami kang baol talaga, Ma'am Pilisa. Marami kang nakatagong malalalim na salitang Tagalog na sabi ko nga, ngayon ko lang naririnig. Sa talambuhay ko, kayo lang yung mga habibing yan eh. At saka yung ano yung kanina? Kiba-kiba yun? Ano pa kaya yung mga pakakawalan ni Ma'am Pilisa mula sa kanyang mahiwagang baon? Okay. Ay, nako. Wala na talaga, sir. Sabi ni Ma'am Ali, I have no, faith. I have no faith whatsoever with the dynasties. Yun po ang kalakaran ngayon. Hawak na ng mga dinastiya ng pamilya ang ang gobyerno natin. Wala namang kasing pag-asa na itong mga iba nating kababayan. Hindi nila kayang tapatan itong dynasty. Mga dynasty na ito. Na sino ang lukulukong magpapail ng bill para buwagin ito. Kaya hindi mabubuwag ito eh. Marami nang nag-attempt. Nag-file ng bill para mabuwag ang dynasty. Na lalo pang umiigting ngayon sa Pilipinas, sa ating bansa. Pero paano nga papasa ito? Paano papasa sa Kongreso? Ang ganitong panukala kung karamihan magkakamag-anak nang naroon. Palagay ko naman hindi pa nasisiraan ng mga ulo ito. Nagagawa sila ng batas para gibain, magiba ang kanilang dynasty. Political dynasty. Kaya ay nako. Wala na talaga, sir. I have no faith whatsoever with the dynasties. Ma'am Alicia said. Siguro, sabi naman ni Atat Monterde, magaling si Ma'am Pilisa sa kundiman. Malalalim na katagang Tagalog.
ay talagang magaling yan, si Ma'am Pilisa. Ha? Mr. Monterde. Eh, naging principal yan sa high school. Ha? Eh, matinik ka pag naging principal ka. Ha? Kung pulpul ka, eh, hindi mo maabot yung rangkong maging principal ka sa isang mataas na paaralan. Oh. Diyan sa lalawigan ng Laguna. Oh. Ganyan katalas, ah, Mr. Monterde. Etong si Ma'am Pilisa. Kaya, saludo ko dyan. Oh. Ah? Ay, talagang inahangaan ko yan. Oh. Biro mo para maging principal ka, punong guro sa isang mataas na paaralan sa lalawigan ng Laguna. Eh, ha? Meron kang pinanghahawakang angking talino. Ha? Oo, ha? Para maging ha? Para maging principal ka ng mataas na paaralan. Okay? So, klaro, ha? Ang mga matitino kasi di pinapanalo ng mga bobotante yun. Ha? Ha? Term po ni Mr. Charlie Play. Oh, bobobotante. Oh. Oh, ha? At saka yung mga gagong mga botante. Oh. Marami mga gagong botante talaga mampilis eh. Bukod sa mga bobotante, gagong botante pa. Ayun niya. Salamat po sa compliment, sabi ni Ma'am Pilisa. Okay. Ito naman, si Ma'am Ali. Gusto ko yung kundiman. May nagpatugtog. Papuba ng kundiman dyan, sir, sa tatlo ng umaga gaya nung bata pa ako. Ay, maghahagilap tayo ng kundiman. Oo. Kaya lang, hindi po yata pwedeng ano eh. Eh kailangan magpaalam tayo dun sa ano, ha? Sa mga lumikha nito. Ha? Meron po kasing mga ha? Hindi may mga rights na ngayon na pinaiiral eh. Hindi tayo basta-basta pwedeng gumamit ng kanilang mga musika ganun sa music industry kung wala tayong pahintulot mula dun sa ha may-ari ng kanta. Oh, ha? Hihingi tayo ng pahintulot. Mm. Aha. Sir Sammy, kung pwede lang sana na hindi masama gunawin itong Pilipinas katulad sa Gomora para ganun panibagong lahi ng Pilipino. Eh, wala tayong ano dyan eh. Ha? Panging ang mahal na Panginoon lang. Ha? Ang may karapatan dyan. Pagdating dyan sa mga bagay na yan, eh tayo mga nilalang lang, na, sa paniniwala natin, na gawin natin ang nararapat natin gawin, at yung iba, bahala na ang dakilang lumikha, so, ang dakilang ama, the Almighty God at ang kanyang bugtong na anak na walang iba kundi ang mahal na Panginoong Jesus. Ayan. Ha? Oh. Kaya lang eh. Ha? Ano yung bagong panibago o panigagong gagong lahi. Ay, lako. Bobong lahi, gagong lahi, gagong Pinoy.
Ay, nako talaga. Nakakatawa ito sitwasyon natin. Wala na po uso na dito ay revisionism na. Kaya si Ma'am Ali nawalan na nga ng kwan. Tiwala sa sistemang bulok na hindi pa rin nagbabago hanggang ngayon. Huwag ka na magpatuktog, ha? Sabi ni Ma'am Ali. Huwag ka na patugtog, sir. Baka mapahama ka pa. Hindi. Ako pa. Eh kung nung panahon ni Apo Marcos, ha? Hindi ka makakapagpatugtog ng mga ipinagbabawal. Eh, hindi. Kahit na pinagbabawal ngayon, gagawin natin. Ano ba yung pinagbabawal nung panahon ng ni Apo Marcos? Ibon mang may layang lumipad. Pwede natin patugtugin yan. Ha? Walang magbabawal sa atin para hindi natin patugtugin ang dapat patugtugin. Ha? Dapat eh, ha? Malaya tayong mayahayag kung ano man ang gusto natin. Hindi tayo binubusalan. Hindi tayo pinipigilan dahil karapatan natin yan. Ah, okay. Ha? Gagong Pinoy sa gagong lipunan. Sabi ni Ma'am Alice Ia. Ayan, oh. Ay, talagang letgang-letga na ito si Ma'am Ali. Ha? Sagad sa buto ang kanyang galit dahil sa nangyari sa bansa natin. Walang pinagbago. Matapos ang ilang pasalin-salin ng pangulo ng bansa, hanggang ngayon, nananatiling baliw pa rin ang gagong Pilipino. Baliw nga. Bayan ko, binihag ka, nasadlak sa dusa. Iyan. Patutugtugin ko yan, ma'am. So, kahit na magbayad pa ako, mapatugtog ko lang yung bayan ko. Ha? Oo. Agilap tayo dito sa ano. Agilap tayo sa YouTube ng kantang yan. Kung meron ng YouTube, ha? Oo. YouTube, ireserba mo ako ng bayan ko. At araw-arawin nating patugtugin yan bago bago tayo magprograma. Yun muna ang patutugtugin natin. At pagkatapos ng programa, yan pa rin. Bayan ko. Dati, Sir Sammy, sa Luneta Park, tuwing Linggo, merong kundiman. Yun. Meron nga. Nagagawi rin tayo dyan madalas nun. Ginong Monterde. Yes na yes! Sir Sammy, okay yan. Ako pa. Hindi naman ako masisindak nitong mga hinayupak na ito. Duduruin niyo ako? Wala sa akin yan. Kung yung iba kaya niyong takutin, sindakin, duruin, huwag si Asintado. Meron kayong kalalagyan. Sinasabi na eh. Ma'am Alicia, sir. Sir mo, kantahin yan. Please, naiiyak ako pag naririnig ko yan. Bakit, ma'am? Siyempre, maiiyak ka nga dahil sa bulok na sistema eh. Walang nangyari sa Pilipinas eh. Bayang ko, napabayaan ka ng mga magnanakaw, mandaramong, di ba? Bayang ko, winalangya ka ng mga
mandarambong na politiko. Sa politika, hindi ka naman yayaman dyan kung hindi ka magnanakaw eh. Oh, kagaya niya si Congressman Prospero Pichay Jr. Nung magkakilala kami niya, nung kauna-una ang pagkakilala ko rin eh, alang-alayan eh. Wala! Ha? Ngayon nagulat ako eh. Ha? Simula nung maging congressman eh. Ha? Nagkaroon ng sariling kumpanya ng minahan. Nagkaroon ng sariling eroplano. Nagkaroon ng sariling istasyon ng radyo. Yung dyaryong kanyang pinwersang agawin. Ano ba yun ang pangalan nun? Yung gagong Pinoy? Diba? Gagong Pinoy o Rimate? Yun yun eh. Ay, nako talaga. Pag hindi ka magnanakaw, hindi ka yayaman sa politika. Ha? Pero kita nyo naman. Ha? Sa mga sasakyan lang eh. Makikita nyo nangungusap. Ha? Puro mga high-end na sasakyan. Ha? Ang halaga ng mga sasakyan nila eh. Ha? 5 million. Mas mataas pa. Saka ko eh. Isang magarang bahay at isang magarang house and lot na yun eh. Sa isang mga dukha, mahihirap tulad natin. Di ba? Ay, nako talaga. Ganyan po. Ha? Ang mga mga namamayagpag sa ating bansa ngayon, mga politikong magnanakaw, mandarambong, makakapalang muka, matatapang ang apog. Talaga. Naalala mo na naman, sir, si Pichay. Hanggang ngayon, di pa nasuswak sa kulungan eh. Ha? Final and executory na. Yung kanyang tatlong kaso yata. Naku, nasan na kaya yung damuhong si Prospero Pichay? Ha? Baka wala na sa bansa yan. Dahil baka arestuin siya rito eh. No. Ang huli kong balita, iaapilaran niya sa Quarto Papils yung kaso niya. Nako, Sus Mario Joseph. Bahala ka sa buhay mo. Good business talaga, politics dyan. Sa mga crooks. Sabi ko nga, Ma'am Ali, kung hindi ka magnanakaw at nasa politika ka, wala. Kailangan, matibay ang ang sikmura mo, makapalang mukha mo, matapang ang apog mo, at para yumamang ka, magdakaw ka. Kaya kaliwat ka na ng pagwawaldas ng pera eh. Yung corruption eh. Tulad na lamang yung sugar importation na yan, na nabuking. Kung nakalusot yan, ang pinakamahinang kita, ayon sa ating nakuhang impormasyon, 600 milyong piso. Kito mo yun? Yung kikitain ng mga tarantado. 600 million pesos lang naman. Ang pinakamababang kikitain ng mga tarantadong yan. Sa DA, sa Agriculture Department, at sa
Sugar Regulatory Administration. Ganyan ang labanan sa mga tanggapan ng gobyerno natin sa Pilipinas. Making sa local governments, walang humpay ang gawaan ng pera para sa kanilang sarili. Maging mayor ka lang ng isang termino, 3 taon eh. Pag natalo ka, sandamukal na yung pera mo eh. Sa dami ng pagkakakwartahan yan eh. Kaya naku po, Sus Mariosef, walang mangyayari sa Pilipinas na. Sabi nga ni Ma'am Alicia, nakakasuka. Nakakasuka na ang mga nangyayari sa Pilipinas. Dahil sa katakawan, kasibaan, kaswapangan ng mga politikong magnanakaw, mandarambong, mga leader ng mga opisyal ng gobyerno. Ay, nako po. Sir Sammy, sabi ni Atat, I'm still hoping and optimistic that PBBM Jr. can lead the Philippines on his capacity. He should act accordingly as a president. He must do for the good of the Filipino. Dapat nga ganun. Bawat leader, dapat ganyan. Wala eh. Yung iba, karamihan hindi yan ang motto nila. Ang motto nila, pag nakaupo, magpayaman. Accordingly. Accordingly. Ayos lang yan. Abot naman natin eh. Di ba sabi ko nga sa iyo, accordingly. Okay. Ito, bago tayo mag-station break, mula kay Ma'am Ali pa rin, siya sa Australia, lahat ng kahayupan may karma. Karmahin na kayo. Okay. Bago po tayo magtuloy-tuloy na sa ating programa, sa inyong programa, sa ating programa, sa programa ng bayan, hayaan nyo pong ibalibag ko muna itong ating station ID, ang digital platform na inyong sinusubaybayan. Huwag po kayong alis. Babalik po ang inyong palatuntunan. Sandali lang po. Ito ang Broad Stream Cast Communicators, ang naiba at kakaibang platforma sa digital broadcast mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Stream Cast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Stream Cast Communicators, tuwir ang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Ang tumpak na oras, hatid po sa inyo ng Broad Stream Cast Communicators sa buong Pilipinas, alas 7:04 na po ng gabi. 4 minuto makalipas ang 7 ng gabi. Okay. Sa kinaroroonan ni Coco dyan sa East Coast ng Amerika, alas 7
5 na ng umaga. Umaga po sa kanila ron ngayon. Sa atin, gabi. Okay. Pero ang oras, parehas po. 7:05 p.m. sa Pilipinas, 7:05 in the morning sa East Coast ng Amerika. Okay, balik na po tayo sa ating palatuntunan at ito na po ang huling bahagi ng inyong programa. Programang Asintado sa Broad Stream Cast Communicators Worldwide. Okay. They will do the good for their bank accounts. Hoy, nahagi po siyempre. Yan ang, yan ang talagang, hindi pa po natin nakukuha kung sino yung kunin. Isang mataas na opisyal na nagdeposito raw po ng malaking halaga sa iba't ibang mga bangko sa ibang bansa. Ay nako, mukhang eto yung kwan galing sa sabi bini-verify pa natin galing po doon sa mga campaign fund donation nung nakaraang eleksyon na hindi nagamit. Kaya ito po ay idiniposito raw sa labas ng Pilipinas. Sino yung official na yan? Tanong natin kaya no. Pag nakapanayam natin, tanong natin kay Vic Rodriguez. Tatanong natin. Malaman natin kung sino yung official na yon. malaman natin. Malaman ng taong bayan. Kung sino nga yun. Sinasabing nagdeposito ng malaking halaga sa iba't ibang bangko sa ibang bansa. Sana makasalubong natin isang beses itong si Mr. Rodriguez para ma-interview natin. Tungkol dyan sa bagay na yan. At tungkol pa rin dun sa pilit na pinapatay na issue sa importasyon ng asukal. Ay, naka! Bayan ko, binihag ka. Wala ako. Di ko alam yung buong kanta. Your lyrics. Kundi kakantayin ko ng buo-buo yun. Kahit na pabalang. Pabalagbag. Matapos lang. Mula sa umpisa hanggang sa dulo. Okay. Ay, naku talaga ang buhay. From Ma'am Pilisa, sabi ni Ma'am Pilisa Malibiran, parang nakakaya ng maging isang politician. Kung panay crook sila, di isa ka na rin, di isa ka rin. Nako talaga. Buti nga po Ma'am Pilisa. Nako, nagtangka ring lumaban. Pumasok sa politika. Pero wala po tayong swerteng makapasok . At ako'y nagpapasalamat. At hindi ako nagkaroon ng pagkakataong manalo sa nilahukan kong halalan. Dahil baka kung ako ay nanalo, baka kabilang na ako dun sa mga isinusuka. Mapipilitan kang magnakaw . Matutokso ka. Kung mahila-hila naturalese mo,
magnanakaw at magnanakaw ka habang nasa pwesto ka. Oh. Oh. Eh, wag sabihin itong mga, ha? Oh, karamihan dyan sa mga nakaupo na hindi nila, ha? Hindi nila winawalang niya yung pera ni Juan de la Cruz. Oh. Ha? Huwag na tayong magmalinis pa. Kabisado na ng taong bayan eh. Di ba? Ang mga nangyayari sa tagal ba ng panahong umiiral na ganyan na sistemang bulok eh. O di, ha? Nabuo na sa isipan ng bawat Pinoy na ganyan ang kalakaran. Hanggang sa maging negosyo na nga ang politika sa Pilipinas. Oh. Eh dati, ha? Iginagalang pa natin ng mga politiko. Ha? Si ano yan? Si congressman yan. Ha? Congressman Manhik Manaog yan. Magaling yan. Hmm. Hindi magnanakaw yan. Eh ngayon, iba na po ang pananaw ng mga tao. Eh. Ha? Pag nakakita ng politiko yan, ah, si congressman, ay nako, ha? Magnanakaw yan. Oh, ay, ganun na ang iba eh. Iba na ang sinasabi ng taong bayan ngayon. Oh, si governor yan eh. Eh, magnanakaw nga yan. Eh, di ba, oh, kita mo yung mga naitayo niyang ano dyan, no? Oh. Oh, di ba? Si congressman, si governor, si senador, si, ha? Si vice governor, si mayor, ha? Si vice mayor, ha? Si kupitan. Kupitan ng barangay. Naku po. Oh. Talaga naman. Ha? Sir Sammy, kain tayo. Dilis lang ulam namin. Walang pera. Wala na trabaho. Eh, masarap yan dilis. Si Ma'am Alicia kumakain yan eh. Ha? Kumuha ka ng sawsawang suka. Ha? Na maanghang. Sukat sili. Ayos. May kamatis. Dabis. Oh, nakakamay ka. Super duper. Ha? Ang sarap kumain ng nakakamay. Ha? Mr. Monterde, isubo mo na lang ako riyan. Ha? At parang nakakain na rin ako. Okay. Nakapaghapunan na rin ako. Ayun ako. Para sa darating nga pong 2023. Ha? Ito. Ang laki. Ha? Ang laki ng budget para malaman nyo gano'n na namang kalaking pera ito na manggagaling kay Juan de la Cruz. Ha? At ito yung budget po. Ha? Budget para sa 2023 na isinumiti na ng Department of Budget and Management sa Kongreso para busisiin, pag-aralan kung akma, tama itong budget na ito na, ha? Alam nyo ba kung magkano? Naku po, pinakamataas daw ito. Ha? Sa lahat ng mga budget. So, ito po ay umaabot sa 5.2. Ha? 68 trillion pesos. Trillionis po. Ha? Napakalaking pera. Trillion, hindi po bilyon eh.
talagang matindi ang pag-level up. Dati nga po sinasabi ko sa inyo eh, ang nakawan milyonan lang. Ha? Milyon. Umakyat sa bilyon. Ay, darating siguro panahon na trilyones na rin ang magiging nakawan sa gobyerno. Naisubiti na sa liderato ng mababang kapulungan ng Kongreso ang National Expenditure Program para sa fiscal year 2023. Sa susunod na taon po yan. Ha? Aabot sa 5.268 trillion ang halagang ipanenokala bilang national budget para sa susunod na taon at siyang kauna-unahan sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pinangunahan ni Department of Budget and Management Secretary Amena Pangandaman ang submission o pagsusumiti ng 2023 NEP o National Expenditure Program sa tanggapan ni House Speaker Ferdinand pa rin, Martin Romualdez sa Batasan Complex. Bukod kay Romualdez, kabilang sa mga tumanggap ng kopya ng 2023 budget ay sina House Majority Leader Manix Dalipe, House Appropriations Committee Chairperson Saldico at iba pa. Ayon sa DBM, kumpara sa 5.024 trillion national budget ngayong taong ito ng 2022, ang 5.268 trillion budget para sa susunod na taon ay 4.9% na mas mataas at katumbas ng 22.1% ng gross domestic products GDP. Ito na rin umano ang itinuturing na pinakamataas na panukalang pambansang pondo sa kasaysayan ng ating bansa. Ay nako. Ha? Inaasang sisimulan ang budget hearing sa Agosto 26. Pero nauna nang nagdaos ng pre-budget briefings ang appropriations panel kung saan dumalo ang mga opisyal ng iba't ibang departamento. Yan. Talagang pinakamataas sa lahat ng mga naging budget ng ating bansa. Mas mataas doon sa budget noon nakarang taon, sa budget ng tatay digong ko. Ay nako, pera po. Pera yan ng taong bayan. Ang laki na naman nung wawaldasin. Ang laki na naman ng budget na wawaldasin ng mga magnanakaw, mandarambong. Naghihirap daw ang Pilipinas niyan, ha? Ay, wala pa ito, ma'am, eh. Kaya, palagay ko, kukolektahin pa lang ito sa mga taxpayers, eh. Ha? Eh, alam mo naman dito, eh. Ganyan ang kalakaran, eh. Hindi pa nakukolekta mula sa mga nagbabayad ng buwis, eh, nakalaan na para sa kung ano-ano, gaya niyan. Ha? Trilyones. 5.2 trillion pesos ang budget para
sa susunod na taon, 2023. Ha? Ang sarap ng, ha? Ang sarap. Ang dami. Eh, balita ko eh. Humihirit si Presidente Bongbong ng, ha? Yung intelligence pa niya eh. Magkano ba yun? Ha? Titingnan natin. Ano, may nakita akong impormasyon tungkol dun. Humihirit siya ng karagdagang intelligence span. Oh. Eh, yung intelligence span na yan, wawaldasin lang yan. Ha? Hindi gaanong iniimbestiga niya ng COA. Ha? Intelligence fund, Waldas fund. Ha? Ito, pipitman agad. Ha? Pipitmahan. Ha? Pipirmahan siguro. Ha? Sabi ni Ma'am Alicia, pipirmahan agad ni BBM yan. Like lightning speed. Tapos, ha? 18, ano to? 18. Makakakain na raw ang isang to, ang budget ng isang lul na gumawa ng budget. Mga halimaw yan, sabi ni Ma'am Alicia. Nako talaga. Ha? Mm-hmm. Oh. Budget nung isang ang isang to, ang budget nung isang ulol na gumawa ng budget. Huh? Ang gumagawa po ng budget yung DBM. Eh. Huh? Oh, ang gumawa ng budget nung isang taon. Eh. Oh. Si Benjokno pa. Oo, siya ang sekretary ng Department of Budget and Management eh. Bago siya ilipat sa Central Bank as governor. Mukhang may bulilyaso kasi noon eh, noong mga panahon na yon. Kaya po, nalipat yan si Secretary Jokno, ha, sa Central Bank. Eh, ngayon eh, Secretary ng Department of Finance, from Central Bank Governor to Department of Finance. Hmm. Yan. Mga takbo. Ha? Takbo. Ay, nako. Ang laki. Pero napakalaking halaga na naman yung wawaldasin ng mga leader natin. Ay, naku. 5.2 trillion pesos for 2023. Sus Mari Joseph. Ha. Di kaya para sa troll yan, Sir Sammy, sabi ni Atat. Eh, kasama na yun doon. Ha? Kasama na yung mga pambayad sa mga troll na walang ginawa kundi pagtakpan lahat ng mga kasiraan ng kasalukuyang administrasyon. Yan ang papel niyan eh. Make a pan. So, kaya yung mga maalalaan nyo eh. Yung mga troll na yan eh, na panay papuri sa kasalukuyang administrasyon. Gaya dyan sa pilit na pagpatay sa nagbabagang isyu ng sugar importation. Oh. Mga gawain yan ng troll. At siya yung mga, ha? Oh. Mga tuta. Oh, ha. Eh, siyempre. Ha? Pagtatakpan nila yung amo nila.
Oo. Oh, ay kundi, di. Wala. Ha? Itsapera kayong bigla rin. Ha? 18 pesos po ang budget sa isang tao ngayon na magkakasya na daw sa isang taong makakain. Ha? Ha? Paano magkakasya yun, Ma'am Ali? Wala. Ha? Kaya maraming malnourished na mga kabataan tayo. Hey! Ha? Intelligence budget ni BBM. Uy, naku. Kasama eh. Ha? Hmm. Intelligence budget ni BBM, eh bakit may intelligence ba siya? At intellect? Sabi ni Ma'am Ali. Ay, naku. Ayan. Medyo nag-umpisa na namang bumuhos ang ulan dito po sa kinaroroonan natin sa lalawigan ng Cavite. Yan. Ha? Epekto pa rin po yan ng bagyong Florita. Kaya nga po, ha? Bukas eh, ha? Suspindido pa rin ang klase at mga trabaho sa mga lugar na ito, sa Calabarzon at Zambales, NCR, at mga karatig na lalawigan. Okay. Ayun. Humina na naman. Ganyan lang panahon. Talagang masungit ang panahon. Bigla naman bubuhos. Pipitado ng napakalakas. So, ganun lang. Alas 7.27 na po ng gabi ang ating oras at tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating pagtatanghal. Ngayon pong araw ng Martes, Agosto 23, 2022. Ang laki ng budget natin, trillions. Ha? Buti na lang at itong mga negosyante natin, mga mamamayan natin, talagang lahat nagbabayad ng bulls. Yung mga OFWs natin, ha? Na may malaking parte sa ating ekonomiya dahil sa dollar remittances nila na malaking naitutulong sa kaban ng ating bansa. Okay. Ang ganda ng term na budget na pwedeng galapungin ng ganon-ganon lang. Ayun. Ayun. Galapungin. Ayan. Alam ko, Ma'am, yung galapungin na yan. Nang ganon-ganon na lang. Intelligence pan kuno. Gandang ibulsa ng Intel pan. Oo. Dahil hindi po gaanong binubusisi yan ng Commission on Audit. Eh. Yan yung pangtapon ng mga budget. Oh. Itinatapon sa bulsa. Yay! Ha? Bulsa ng mga kung sino-sino. Ay, nako, pasensya na po kayo. Medyo talagang palagi ko eh, naka-ready ba yung ano ko? Yun. Mapapainom na naman tayo ng gamot nito after nitong pagkatapos natin ng ating broadcast. Sipon, ubo, buti na lang, wala tayong lagtap.
kaya napakahirap ng panahon eh. Kaya alagaan po natin ang ating kalusugan, ang ating mga katawan. Ha? Para malayo tayo sa anumang karamdaman. Ha? Lalo na ngayong panahon na ito na napakarami sa ating mga kababayan ang nagkakasakit dahil sa paiba-ibang klima. Ha? Biglang iinit, lalamig, kaya eto. Marami ang inuubo, sinisipon, at kung ano-ano pa. Approve without thinking yan, sabi ni Ma'am Pilisa. Oo, eh talaga yan eh. Ha? Talagang yung intel pa na yan eh. Hindi biro-biro yung halagang. Ha? Para sa intel pa lang, intelligence pa lang, hindi mo na kailangan kumuha pa ng sweldo mo eh. Ha? Yung sweldo mo bilang presidente. Ha? Pamimigay mo lang yan. Sa intel pa lang, sapat-sapat na yan. Ha? Sobra-sobra na yan. Ha? Magkano lang ba yung sweldo ng presidente ng bansa? Ha? Wala pa yatang kalahating milyon. Mahigit yatang 400,000 lang eh. Samantalang yung intelligence fund, aba, bilyon-bilyong piso yan. Oo. Ha? Kaya ang presidente, nakakapagbigay ng pera pag kinakailangan ng mga kababayan natin. Diyan kinukuha sa kanyang intelligence fund. Hindi na dadaan ka sa kung ano-ano pang, ha? O, ganun yun eh. Ang lakas ng ulan dito, sir, may kidlat at kulog pa, yan. Ha? Sa Australia, sabi ni Ma'am Alicia, ang lakas ng ulan dito, sir, may kidlat at kulog pa. Talagang iba na po ang panahon ngayon, Ma'am Ali. Maski sa ang sulok, parte, bahagi ng mundo ngayon, kwan, nagugulat na lang. Kagaya sa ambang lugar yun. Ha? Sa isang lugar sa Texas. Abe, nakita ko yung, ha? Grabe yung pagbaha eh. At ngayon lang raw nangyari yun. Ha? Saan ko ba na monitor yun? Ha? Sa CNN yata yun. Eh yung isang kalilipat lang doon sa isang apartment, two-story apartment. Bae, dalawang araw pa lang siya doon sa nilipatan niya, nilipatan niya apartment eh. Nirigaluan ka agad siya ng matinding pagbahay. Bahay niya, pinasok eh. Siyempre, maraming nasira. Ganun po. At malalim ha, yung pagbang nangyari niya sa Texas. Hindi ko lang alam dito sa, ha, hindi ko na nasusubaybayan itong, ha, pamangking ko eh, sa, nandyan sa Texas eh. Yun eh, anchor woman ng UNTV News Worldwide. Nandyan po siya sa Texas, si Marie Alcy. Ha? Marie Alcy Gabot Peñaranda. Isa po sa mga anchor woman yan ng UNTV News Worldwide tuwing alas 4 po ng umaga yun, madaling araw.
hanggang alas 5 yata yun. Mahigit siyang oras yun. Lunes hanggang Biyernes. Siya po si Marialci Gabot Peñaranda. Okay. Ang panganay na anak ng aking nakatatandang kapatid na si Alfredo. Ay, nako. Okay. 7:35 na po ang ating tumpak na oras at meron pa tayo. Ha? May nalalabi pa tayo. Mahaba-haba pa ito. 25 more minutes before, again, ha? We say bye-bye. Maya-maya yan. Eh, bilis ng oras eh. Yung patak ng ang bilis. Akalain mong nagsimula tayo ng alas 6 eh. Ng gabi. Eto, matatapos na. Mag-aalas 8 na ng gabi. Ha? Talaga. Ha? Ano pa ba? Yung mga tinatamaan ng COVID. Pero wala na. Parang wala na talagang COVID eh. Ha? Parang normal na ang ating pamumuhay. Ha? Lalong-lalo na sa pagbabalik ng face-to-face classes sa mga paaralan. Ha? Animoy wala na ang banta ng mapaminsalang COVID-19 virus na yan. Ha? Dahil wala na eh. Ha? Mukhang nakakaligtaan ng mga kinaukulan yung paalala sa mga taong bayan, sa taong bayan tungkol sa pag-iingat dahil nariyan pa rin ang banta ng COVID-19. Wala na, hindi natin alam. Hindi alam ng taong bayan kung yung IATF na yan, nariyan pa, buo pa, na siyang nagpapatupad ng mga alituntunin tungkol sa paglaban sa COVID-19. Wala na eh. Hindi natin alam kung binuwag na yung IATF na yan. Ha? Kung ipinagpatuloy yan ng administrasyong BBM. Wala. Ha? O eh, pati nga yung health secretary. Eh, hindi pa. Ha? OIC pa lang yung si si Undersecretary Rosario Bergere. Wala pang napipisil yata. Ha? Wala pang napupusuan si Presidente Marcos na maging Health Secretary. Sus Mariose po. Ha? Eh, kinakailangan natin yun. Sa panahong ito na nariyan pa rin ang pananalasa ng virus na ito at yung lagay ng ating panahon na kung saan yung napakaraming kababayan natin ang nagkakasakit. Oh. Kailangan natin isang namumuno. Ha? Yung nakakakilos ng malaya sa Department of Health bilang secretary, OIC. Yung OIC, hindi naman pwedeng gumanap yan ng todo-todo. Alalay rin yan. Alalay ang kilos niyan. O, kagaya si, kagaya yung PINP chief. Ha? O, OIC na si General Danao. Akala niya
siya na ang susunod na PNP chief eh. Nabulilyaso eh. So, naitsapwerang bigla eh. Ha? Isa pa yan sa manak po. Yung si Vicente Danao, ha? Tatlong estrella, tatlo yung general na tatlo-tatlo ang mga estrella sa balikat ang ipinagtatapon sa ano-anong probinsya. Ha? Matapos na i-appoint itong si General Azurin, Rodolfo Azurin, bilang PNP chief. Okay. Prerogative po yan ng presidente ng Pilipinas. Kahit na walang estrella sa balikat yan, pag in-appoint yan ng itinalagay ng presidente ng Pilipinas, wala tayong magagawa. Magkakaroon siya ng apat na estrella sa balikat bilang hepe ng kapulisan kapag ikaw ay appointee ng presidente, pinili. Okay. Umaalma ito mga supermarket dahil sa murang bentahan ng asukal ng ilang kilalang supermarket sa 70 pesos isang kilo. Ayan. Diyan nagsisimula ang kone. Di magandang relasyon. Dahil nga dun sa pagsabog ng kauna-una ang kontrobersiya sa ilalim ng administrasyong Marcos. Ayan, ang resulta. Ultimo yung mga supermarket eh. Hindi parehas ang sayaw. Merong supermarket na umaalma at may mga supermarket naman na nagpapauto sa kahilingan ng mga namumuno ng ating bansa na pinakiusapan daw para ibaba sa 70 piso kada kilo ng asukal mataas ang presyo nung hindi pa nabubunyag yung sugar importation. Meron daw kakapusan ng asukal. Kung may kakapusan ng asukal, bakit napakaraming warehouses ang ni-raid na kung saan nakatambak ang napakaraming stock ng asukal? Tarantado rin pala itong mga soft drinks. Soft drinks factory. Pati kayo nagpapaloko sa mga hinayupak na huwag na kayo makisali pa rin. Tinatarantado na lang tayo ng mga namumunong yan. Sir Sammy, pamilya nyo ay nasa media job talaga po. Ay, opo, Mr. Monterdi. Para po sa inyong kaalaman, para sa kaalaman ng lahat, yung pong kami po ay mga grandsons ng famous, kilalang literary writer na si Carlos Bulosan. Yung pong author ng librong America is in the Heart, Mr. Monterdi. Pag nasa high school po
tayo, merong, ha? Nung nasa high school ako eh, meron yan eh. Ewan ko ngayon, ha? Kung meron yung mga literary, may mga libro eh. Ha? Na ang sumulat po ay, ha? Si Carlos Bulosan. Grandsons po kami ni Carlos Bulosan from Binalonan, Pangasinan. Ang town po namin ay Binalonan. Binalonan sa lalawigan po ng Pangasinan na siya ring bayan ng nanay ni Gloria Macareg Macapagal Arroyo. Ayan. Para, ayan. Lahat po eh. Yung pinsang buo rin namin na nasa, matagal nang nasa San Francisco sa California. Yung pong nagmamay-ari ng Philippine Examiner. Isa sa mga pinakamatandang broadsheet na pahayagan sa Amerika. Okay. Tapos marami pa eh. Yung utol ko naman na si Alfredo eh isa ring veterano, periodista, editor, lahat, publisher, author, book author, yan. Bulosan po, Bulosan. Carlos Bulosan. Opo. Ayan, related po kami dyan. Yan po ang author ng librong America is in the Heart. Ayan, nakipaglaban po yan para sa karapatan ng mga manggagawang Pilipino sa Amerika na kung saan siya hinangaan dahil sa kanyang pagsusulat. Okay. Magbagal po ang decision making ng ating pangulo, sabi ni Ma'am Pilisa. Sir, natatandaan ko si Carlos Bulosan. Related ka pala doon. Okay po. Ma'am Alice. Oo. Related po kami at kami yung nagpatayo ng kanyang ribulto bus sa Washington sa Amerika at doon po sa bayan namin sa Binalonan, Pangasinan. So, meron po siya mga ribulto ron na itinayo namin. So, kaya isang karangalan po na maging apo ba yun? Apo, oo. Ng famous literary writer na si Carlos S. Bulosan. Yan. Mula kay Atat, oo nga po sir, Sammy. Nabasa ko po sa mga aklat. Ayan po, isa po yun. Wala na pong iba. Ang nag-iisang Carlos S. Bulosan. Alam ni Ma'am Pilis yan. Oo, sampayan. Yan, kabisado. Oo, sampayan po kasi yung lola ko eh. Si Mayor Bob Sampayan sa Vallejo City sa California. Ayan. Kaya ang dami namin mga magkakamag-anak eh. Ayan po, tama po si Ma'am Pilisa. Alam niya yung middle initial ni Carlos Bulosan, Sampayan. Nako talaga oh. Yung lola ko po, Sampayan ang apelido. Nagka-trace talaga eh. Na-trace yung
ugat, ha, yung roots. So, sir, having, sir, hawig nyo nga po. Ha? Sir, hawig nyo nga si Carlos Sampayan Bulosan. Okay. Salamat po. Oh. Eh, kadugo po eh. Wala tayo. Talagang hindi natin may kakaila. Eh. Oh. Hmm. Ang title po nga, Sir Sammy, PhD, Dr. Bulosan. Yeah. Ay, nako. Eh, hindi maaring hindi, ha? Matatandaan ni Ma'am Pilisa yan. Eh. Sa high school yung librong yan. Eh. Kaya kabisado ni Ma'am Pilisa yan. Kita mo, pati yung middle name eh, na Sampayan, eh, alam ni Ma'am Pilisa. Maraming salamat po. Sasabihin ko na sana eh, naunahan ako ni Ma'am Pilisa doon sa middle name ni Carlos Bulosan eh. Nandun po sa harap ng munisipyo ng aming bayan sa Pangasinan, sa Binalonan, yung pong ipinatayo naming ribulto ni Carlos Bulosan na dinarayo po ng mga turista rin. O, pati na yung sa Washington, D.C., eh, meron po siyang malaking ribulto rin doon na, na pinasinayaan namin noon sa Washington, D.C. Okay? Ha? Tinignan ko sa Google, sabi ni Ma'am Pilisa, ayun, talagang wala kang maikakaila sa Google. Eh. Ha? At Monterde, principal po si Ma'am Pilisa, kaya alam ni Ma'am. Yeah. Oo, high school. High school ang linya ni Ma'am Pilisa. Iba yung ha? Principal ang rango mo. Ha? Ikaw ang boss. Ha? Atat. Oy. Part po pala kayo, Sir Sammy, sa history. Eh, yun nga sinasabi ng mga kaduguraw. Pare-parehas daw kami mga manunulat, writer. Ha? O dahil kay Carlos Bulosan. Kaya, ha? Siguro po talaga eh nasa kwan, ha? Nasa lahi namin yung pagiging manunulat. Kaya dito kami bumagsak sa ha? Linyang ito. Linya ng pamamahayag. Ha? Ito po ang naging bread and butter natin. Simula sa ating pagkabata. 1968, nagsisimula na ako sa Philippine News Service. Eh. Isa pong private wire agency yan noong mga panahong yun. Ha? Yan po yung katulad ng Associated Press, Reuters, ha? Mga wire agency po yan na ang siniservisyohan ay mga pahayagan, lahat ng pahayagan. And naging private, naging pampubliko, ah, yung PNS po noon, eh, naging ano na, sa gobyerno na, kinuha ng gobyerno. At ito ay kilala ngayon bilang Philippines News Agency. Ah, na isa pong
state-controlled media outlet ng gobyerno natin. From PNS, naging Philippines News Agency na. Dati Philippine News Service. Ngayon PNA na. Di naman po, sabi ni Ma'am Pilisa, servant leader po. I fought students pag may, I taught students pag may absent na teacher. Di ako masyadong nagpapabosig. Talagang mapagkumbaba ito. Very humble itong si Ma'am Pilisa. Naalala pa yun ng mga estudyante ko. Yan ang maganda. Mababang loob. Kahit na nasa tuktok na eh. Walang kayabang-yabang. Walang kahangin-hangin sa katawan. Yan ang dapat. Kaya saludo ako dito kay Ma'am Pilisa sa kababaan ng loob niya. Yan ang totoong tao. Mahirap maging, di ba yung kasabihang, madaling maging tao, pero napakahirap maging totoong tao. Di ba, Ma'am Pilisa? Si Ma'am Pilisa, totoong tao yan. Mabibilang mo na ngayon yan. Yung mga totoong tao, tulad ni Ma'am Pilisa. Okay. I really salute you, Sir Sammy, sabi ni Ginoong Atat Monterde. And to your entire family. Yun. Maraming salamat po. At sa inyong mga papuri. Mabuti na po yung naalalaan nyo yung background natin na hindi tayo basta-basta na lang talak ng talak dito. Meron po tayong pinaghuhugutan dahil hitik po tayo sa karanasan. Sagana po tayo sa karanasan bilang isang mamamahayag noong pang dekada 60. Okay. Hindi lang sa print, pero pati na sa broadcast at television. Yan po ang bread and butter natin simula nung mga panahong yun. Na tayo ay nasa high school pa lang yata ako noon eh. Periodista na ako eh. Dahil nababasa ko na yung mga pangalan ko sa mga pahayagan tulad ng Philippines Herald, Manila Chronicle, Manila Bulletin, The Star, The Filipino Star, no, Manila Evening News, Taliba, Manila Times, lahat ng diary noon. Nung wala pang martial law. Kaya tuwan-tuwa ako pag nababasa ko yung pangalan ko sa dyaryo nun eh. Tulti mo yung mga tabloid nun. Yung mga Manila Evening News. Lahat yan. Okay. Ma'am Pilisa, sabi ni Atat, sana po sana wag po kayo pumabor sa revisionism kasi po principal po kayo. Kailangan po alagaan natin ang kasaysayan. Dapat. Eh, sa ibang bansa, pinangangalagaan talaga. Kaya may regalo po sa akin si Lord. Si Angelo. Ayan. Okay. Yung iba yung talentong ibinigay sa bunsong anak ni Ma'am Pilisa.
na si Angelo. Ayan. Kanya-kanyang katangian. Ha? Kalobian ng mahal na Panginoon. Mula kay Ma'am Alicia naman, sabi niya, totoong tao si Ma'am Pilisa. Hindi lang korting tao. Ayan. Totoong tao. Ayan. Madali pong maging tao, pero ang maging totoong tao ay napakahirap. Okay? Nako. Ha? Humabol si Cynthia. Nako po. Ha? Maraming salamat, Cynthia. Ha? Good evening, Sir Sammy. Palagay ko, ngayon lang nakakuha ng tiyempo ito si Cynthia. Miss Cynthia Buste from Kuwait sa Al Jahara Hospital. Maraming salamat po. Medyo kapos na po tayo sa oras. Ha? Abangan na lang po ninyo ang ating kasamang si Ben Paipon sa kanyang palatuntunang Your Honor, Please. Pagkatapos po ng ating programa. Pansamantala, ito po ang inyong lingkod. Ha? Sammy Ganaban Gabot. Pansamantalang nagpapaalam. Hanggang bukas po. I love you all. Hanggang bukas sa ating isa pang pagtatanghal. Sa awa ng pong may kapal, magkaka-rinigan ulit tayo sa ating tagpuan dito po sa palatuntunang Asintado ng Broad Stream Cast Communicator. Ha? Ihabol na natin itong kwan. Ha? Mga good night, Sir Sammy. Always take care. Take good care. From Atat Monterde, from Ma'am Alicia, good night everyone. Have a blessed night. Good night everyone. From Mr. Monterde, bye po. God bless. From Ma'am Pilisa Malibiran. Sa ating mga kasamang si Tot, si Kokok, Johnny Pinuela, and sa lahat-lahat na ng mga taga-subaybay natin around the globe, maraming salamat po. Hanggang bukas, bye-bye for now. Inyong natunghayan at napakinggan ang kaibigan ng lahat pagdating sa pag-asinta sa mga usaping panlipunan. Sa pamamagitan pa rin ng Broad Stream Cast Communicators. Hanggang sa muli, maraming salamat po. Sa loob po lamang ng ilang saglit, sasa inyo ang palatuntunang Your Honor, Please ng ating kasama, kaibigan, kapatid na si Ben Paipon. Cynthia, maraming salamat. Huli man daw at magaling, gabot pa rin. Maraming salamat po. Mabuhay tayong lahat. Ingat. May bagyo. Bye-bye.